that month of August, you must have zeroed in on that particular camp in Dolores. What kind of camp is that, sir? Malaking camp po to. Is that their main camp in Eastern Visayas? Marami silang mga kampo ito, pero isa sa mga main camps nila ito. Kasi dito, gumagawa sila ng mga bomba at dito, nagte-train din sila rito. Yung mga kababaihan na unfortunately nasawi noon, ito yung mga medics nila, okay, mga medil na nagkakandak ng training. Okay. Yung isang nasawi doon, mataas ang kanyang posisyon, siya regional siya, medical staff siya. Siya ang nagtuturo doon sa mga medics na yun. Pero NPA din sila, they also carry firearms. So, nandun doon yung mga leader ng mga sub-regional committee nila. So, andun din yung mga leader ng regional guerrilla unit. During that time? During that time. They are having an assembly? May training sila and at the same time, gumagawa sila ng mga bomba. Ang bomba pala sa kanila, everyday ginagawa, minamanufacture. Yung mga landmine, anti-personnel mine. Hindi lang yan isang kampo pala sila gumagawa, marami pa. How does the NPA ensure that itong kampo nila ay talagang hindi basta-basta matatagpuan ng militar? Gusto nila kasi ang hideout nila malayo sa sibilya. You could just imagine, sir, dun sa tuktok ng napakataas na bundok to. And then covered with trees, mahirap talaga akyatin? Na hindi siya madaling matunto ng sundalo. Ngayon, kung matutunto man siya ng sundalo, makikita kami muna, papalapit, papasok. And nilalagyan nila ito ng mga booby traps, mga anti-personnel mine na pag nadaanan namin, sasabog sa amin. Nilalayo nila to kasi ang tao naman, ang mamamayan, they only support the NPA out of fear. Sila nagpapakain sa NPA, sila yung utusan ng NPA, walang taong gustong ganyan. Pag nalaman ng tao kung nasaan sila, ituturo talaga sila. There were 20 NPAs that were killed and grabe yung pagkasira, ang impact sa SAMAR. Bakit kailangan yung gamitan ng airstrike or air support? Hindi ko pwedeng i-confirm o deny na gumamit kami. But we have that capability and when we need it, we will use it. No? Bakit namin ginagamit yun? Una-una, yung hideout nila, puro ano yan, napapaligiran ng mga bomba. Remember sa Borongan, namatay ang kaming 6 na sundalo. Puro kami na anti-personnel mine. 6 ang patay, 24 ang sugatan. So napalibutan talaga ng bomba? Yes. So, we design our operations depende dun sa aming mga targets. And I tell you, yung aming mga munitions, kung meron man kaming bomb drop, those are precision munition. Sabihin, kung may target kami to the nearest meter, it will kill that. Para ang tatamaan lang yung talagang legitimate targets, at the same time, ang collateral damage is zero. Kung hindi kami gagamit ng ganun, ng artillery, ng jet, baka ang binibilang nating patay, sundalo na naman. Pag nagbabasa ka sa social media, General, pag may namatay na sundalo, sasabihin, ba't hindi ginamit yung jet? Bakit hindi ginamit yung mga kanyon? But this just goes to show that indeed, ginamit yung talaga yung might ng AFP. Yes, oo. And ayaw na nga natin maulit eh. Sinabihan naman namin sila, tigilan nyo na yung pambobomba. And hindi rin namin kayo bobombahin. But they insist sa hipapad. Tatlo, nilandmine na naman nila yung ating sundalo at kapgurun. So, wala na nga mga armas nilalan. Hindi sila tumitigil. Magandang gabi, Pilipinas!